alam ko, ang alam nyo pag naririnig ng UK, yung magagandang lugar na puntahan, masasayang happening. Pero ngayon, pag-usapan natin yung mga tunay na pinagdadaanan ng mga OFW dito sa UK. Are you ready to pass the NMC OSCE the first time as efficiently as possible? Then you're in the right place. Here at IELTS Medical, we've seen adult nurses through to a first-time OSCE pass ending last year with 98% first-time pass rate and 100% second. We've also assisted mental health nurses, children's nurses and midwives through their OSCE exams too. Accessible OSCE practice rooms and expert-led courses. Our nurses are not only passing their exams, but they're having fun doing it too. Inquire today about how we can assist you too. Nauna yung asawa ko dito sa UK. Ang hirap, halos 2 taon kaming magkahiwalay. Parang siguro talagang sa bawat relationship na long distance, ang hirap. Parang di mo alam yung tinatawag na make or break relationship, gaano kakatagal mag-aantay, gaano kayo magkikita ulit. Minsan umabot na dun sa time na nasasanay ka na nang wala siya. Pero depende din talaga sa inyong dalawa kung paano nyo i-cope yung situation. Pero talagang mahirap malayo sa mahal mo. Hindi ko na lang din ma-imagine talaga, lalo na kung may anak pa ako nung time na yun, kung pag iniwan mo sa Pilipinas, yung hirap na malayo ka sa anak mo. Pero ngayon, nandito na ako, magkasama na kami ng asawa ko, may anak na kami. Iba din yung hirap na hindi nakikita nung anak ko yung mga mahal ko na nasa Pilipinas. Na hindi niya nakita na lumalaki siya, na nakikita niya yung lolo't lola niya, yung mga kapatid ko. Buti na lang din merong social media, may Facebook, may Messenger. Ayun, kahit paano, nagkakakonekta pa rin sila sa isa't isa. So, nung kararating ko lang dito noon, bago pa lang ako, paano ko ba sasabihin? Siguro pwede nating sabihin, nabully ako, feeling ko lang, kasi ewan ko kung gaano ka valid yun. Pero naramdaman ko talaga eh, na parang wala akong magawang tama. Yung taong to na supposedly tutulungan ako, gagabayan ako kung ano yung dapat kong ginagawa. Instead na paggabay yung nangyari, para bang meron kang isang masamang angina na nasa likod mo. Lagi na lang niyang sasabihin, ay, hindi ito. Ito dapat. Ginawa mo kung maliwa ka, pero kanan ka pala dapat. Pero hindi naman niya sinabi. Nahirapan ako noon kasi hindi ako nasanay sa ganung pamamaraan, di ba? At ang isa sa pinakamahirap noon is wala akong mapagsabihan. Umabot pa yung medyo matagal-tagal na panahon bago nasabi ko na, teka nga, parang mali ito. So, hindi ko sinasabing lahat may encounter yung naramdaman ko, yung nangyari sa akin, pero alam ko hindi lang ako nag-iisa. Marami rin nahihirapan, iba. So, totoo po ang bullying at work. And nasa sa inyo po yan kung paano tayo mag-a-advance. Ako po, tinago ko, nahirapan ako. Siguro mas maganda kung may mapagsasabihan kayo. When I was growing up, both my parents are working abroad. So, yun po, parang ang mahirap sa ganung sitwasyon eh, ang nangyayari eh, parang nasa mentality mo na ano, napupulot lang ang pera, na madali lang kitain yun. Tapos dumating sa point na I myself eh, naging OFW. So, dun ko nalaman ang struggle ng OFW
sa in terms of finances, sa pag-iipon ng pera. Nagkaroon din ako ng awareness na mahirap pala ang buhay ng OFW kasi minsan ayun nakikita mo yung iba na umuuwi na wala ring ipon. So doon mo kailangang matuto kung paano mag-say no dahil ang natutunan ko eh kailangan unang-una eh intindihin mo muna yung paano mo unahin yung i-sort yung finances mo sa sarili mo. Hindi naman sa magdadamot ka, pero pag na-organize mo na yon, mas maganda yon para matulungan mo rin yung ibang mahal mo sa buhay pag nakasettle ka na. Noong unang taon ko dito sa UK, it was difficult for me. Sa work ko kasi ako lang yung kahit sa isang Pilipino. So, iba ko. Simpleng bagay na pagawa lang ng tsaa. I didn't realize it was difficult. I also had to adjust. Language. Oo, English ang salita sa UK. Pero iba't iba yung accent, so you need to understand yung accent nila. They also need to understand you. So, yun, kailangan talaga mag-adjust. Ang hirap, dumating yung panahon na uwi ka na, parang gustong-gusto mo na umuwi, pero hindi ka uuwi. Hindi ka babalik sa Pilipinas kasi may purpose ka kung bakit dito. What worked for me is, alam ko at the end of the day, may uuwian akong nasawa ko na kayang na pwede kong sabihan ng mga struggles ko at maiintindihan ako. Sa kasi akong taong happy-go-lucky. So, nakabasa mo yung mga seasonal depression, mga de-depress sila pag winter. Hindi ako makarelate doon nung nakabasa ko. Kasi wala rin naman winter sa atin sa Pilipinas. Until, siguro ako nung mismo nakaramdam ng winter. Problema kasi parang papasok ka madilim, uwi ka madilim. Tapos yung worst part nun is minsan mag-isa ka pa. Parang mag-isa ka paggabi, tapos tutulog ka lang, bigising ka na para papasok ka na ulit. Parang isipin parang napakaliit na bagay nun. Diba? Pero naramdaman ko, kailangan mo siguro minsan aming sa sarili mo na parang may problema na down ako. Bakit ganito? Hindi ko ma-explain. Biglang naisip mo yung binabasa mo sa mga libro na gano'n. Totoo pala yun. Maapektuhan ka rin pala talaga. Kahit sino pwede maapektuhan nun. I think nakatulong nung nag-open up ako sa ibang tao, sa mga kaibigan ko. Na-realize ko na hindi lang pala ako mag-isa, hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganun. Nagkaroon pa akong ways para ma-distract ako. Nagkaroon ako ng mga kasama, yung mga alam kong, parang hindi ko maramdaman mag-isa ako. I think ang pinakamagandang solution is talk to someone. Kung may naramdaman kang hindi normal for you, talk to someone, eh malaking bagay yan. Alam ko hindi madali ang maging OFW. And I know hindi lahat ng nararamdaman natin, madaling sabihin sa ibang tao. Pero if there's one thing that I know and one thing that maybe you can say na narinig natin sa mga storya ng mga kaibigan ko today is it's always best na maghanap ka ng isang tao mapagkakatiwalaan mo to share what you feel. You know, kasi that's the only way I think and that's the best way I think that you can cope. Share what you feel, don't be afraid. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam yan. Ikaw, ako, tayo. Nararamdaman natin lahat yan. Mama knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Man knows best.